now one of the leading causes of progressive myopia. And when you say progressive myopia, it is not just simple nearsightedness. It leads to diseases like detachment of the retina, glaucoma. Para mapaglalagaan ang inyong mga mata, payo ng mga doktor, iposisyon ang computer monitor na mas mababa kaysa eye level. Tumayo mula sa computer minsan kada oras para mapahinga ang mata, likod, batok at pulso. Ang ilaw dapat galing sa tagiliran. Napapanahon ang payong ito dahil ginugunita ngayong Agosto ang Sight Saving Month. Ayon sa DOH, halos kalahating milyong Pinoy ang bilateral blind o di nakakabilang na mga daliri sa layong 3 metro o mas malapit. Pero bumaba na raw ang bilang na ito kumpara sa mga nakaraang pag-aaral dahil na rin sa mga programa ng DOH. Marami rin ang naniniwalang makikita sa mata ang mga sakit ng isang tao o magiging sakit niya sa hinaharap. Ang tawag dito, iridology. Pero babala ng Department of Health, we would like to caution the public not to seek consultation with so-called iridology centers. But we are also open to these iridology practitioners to come up with solid scientific evidence to prove that iridology really works. Sagot naman ng Iridology Foundation of the Philippines. Iridology does not name a disease. It does not diagnose a disease. It does not offer a disease. Ang ginagawa lang nito, isabihin kung ano yung weakness inherent dun sa tao or yung strength din niya. Ang purpose nito is to help the doctors regarding screening procedures to provide advice on diet, nutrition, and lifestyle. Dagdag pa ng mga iridologists, lagi nilang ipinapayo sa mga pasyenteng kumonsulta pa rin sa doktor. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.